Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message or advice ng mystical cards para sa mga Capricorn. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong unang card na companionship. Sinisikap mo na maging positibo yung komunikasyon mo or connection mo sa kapwa. Pinapakita din dito na bata ka pa ay maaasahan ka na at saka responsable. Ganun din yung pakikitungo mo sa magulang mo. Marami ka rin natutunan sa nakaraan kaya mareresolbahan mo yung mga problemang dumarating. Ito namang card na ito na is yung mga sitwasyon na nangyayari sa iyo ay magkakaroon ng enlightenment or linaw. Kaya sumunod ka sa kung ano yung daloy ng buhay mo kasi payapa at saka maayos mo itong mareresolbahan or mapagdadaanan. Magkakaroon ng bagong simula at saka mareresolbahan mo din yung problema mo sa financial. Bago ko simulan itong reading na ito, ay nagtanong na ako sa mga cards. At ang una kong tanong ay, ano ang nais mo? Two of Swords, the Magician, at Two of Pentacles. Itong cards na ito ang nagsasabi na ang ilan sa inyo, maybe ikaw ito o yung person mo na meron siyang desisyon na gagawin na pag-iisipan o susuriin yung maigi. Ang desisyon na pinag-iisipan nyo ng person mo, ang ilan sa inyo ay patungkol sa career na mag-iibang bansa, dun magtatrabaho. Ang ilan ay ang relasyon sa person patungkol sa magpapakasal na or kung ano yung pinatutunguhan ng relationship nyo. Ang iba naman yung relasyon sa kapwa na partnership. Ang ilan sa career o kaya negosyo, nagkakaiba kayo ng opinion kaya hindi magkakasundo. At base sa mga cards, merong bagong oportunidad na darating sa'yo. Pwedeng negosyo ito o kaya bagong trabaho. Magiging practical ka sa sitwasyon kasi ang gusto mo ay may dagdag kita. Ito yung nais mo na matugunan yung pangangailangan mo sa family or sa sarili. Sa relationship naman, ang ilan sa inyo, may mga bagay na hindi kayo mapagkasunduan ng person mo. At pinapakita sa cards na nahihirapan ka na rin na balansehin yung feelings mo or i-maintain na tahimik yung relasyon nyo. Meron ka namang sariling choices. Kailangan mo itong maunawaan sa sarili mo kung kaya mo pa bang mag-effort para mag-work ang relationship. Para sa ilang single, hindi lang isa yung nagkakagusto sa'yo. Maraming nagkaka-interes na makarelasyon ka. At totoong relasyon ang gusto nilang magkaroon sa iyo. Kahit na ganito yung situation, maraming nagkakagusto sa iyo, kailangan sigurado ka sa sarili mo na gusto mong magkaroon ng relasyon.
para hindi ka mahirapang magbalanse sa love life at career. Four of Swords, Queen of Swords, at Four of Cups. Ito naman yung mga cards para sa kung ano yung hadlang. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kahit na nahihirapan ka sa problema o sitwasyon na kinakaharap mo, ay nagtitiwala ka pa rin. Bukas pa rin yung isip mo sa pangunawa. Pero syempre, bilang tao, hindi talaga natin maiiwasan na mapagod sa sitwasyon. Nakadalawang cards ka na. Kahit gaano pa kalawak yung pangunawa mo or mabuti kang tao. Marami ka ring na-miss na oportunidad at saka isinakripisyo alang-alang sa ikakabuti ng sitwasyon. At ipinapakita sa cards na hindi ka na masaya. Sa financial, nagkakaroon ka ng problema. At merong person, may posibilidad na magulang mo ito o kaya kapitbahay, kaibigan, natutulong sa iyo. Sa mga sinasabi niya, kwento or advice, meron kang mapupulot, makukuha na oportunidad na para kumita ka. Ang ilan sa inyo tama yung ginagawa mong hakbang na mag-research kung paano ka kikita. At dahil sa determinasyon mo na kumita, hindi masasayang yung oportunidad. Sinasabing masasayang ito kung hindi ka kikilos. Para sa ilan na nasa relationship, nakatatlong cards ka na hindi ka magkahulihan ng loob ng person mo or hindi magkasundo. Lalo na kung meron pang nakikialam. At ang advice ng cards, kailangan na ng clarity ng relationship niyo ng person mo para malalaman mo or mauunawaan lalo kung ano yung dinaramdam niya or naiisip. Hindi kasi nakakabuti sa ilan yung hindi ka napapansin or hindi na-appreciate yung effort mo sa relasyon. Para sa ilan na nasa relationship, sa naunang cards na hihirapan kang magbalanse sa relasyon at saka sa trabaho mo kasi hindi ka naman talaga naghahanap ng love. Kaya ibinibigay sa iyo yung love life kasi para makita mo kung ano yung kakulangan sa buhay mo. Mas lalo kasing magkakaroon ka ng panghihinayang or pagsisisi kung hindi mo bibigyan ng atensyon yung buhay mo ngayon patungkol sa love. Kahit na hindi ito yung nais mo, ang gusto ng universe, meron kang career, meron ka ding love life. Yung ma-enjoy mo yung buhay mo sa ganitong stage na nangyayari din sa kapwa mo. The Lovers, the Hierophant, at Nine of Swords. Ito yung mga cards para sa solution. Base dito sa mga cards ay napapansin nyo na ng person mo yung isa't isa. Kung ano man yung problem at kung ano man yung dapat ayusin. Kasi isa sa inyo ng person mo yung naging maikse yung pangunawa or pasensya. Magkakaroon na ng solusyon yung problema nyo ng person mo. Relasyon mo ito patungkol sa person mo o kaya sa kapwa mo. Sa kalusugan naman, umiigi yung kondisyon ng katawan mo lalo na kung meron kang sakit. Kasi dahil sa suporta ng pamilya mo sa iyo. At para naman sa ilan ay mag-ingat sa side effect na iniinom mo na halimbawa vitamins, o kaya herbal, o kaya gamot. Sa mga ilang araw na pag-inom o kaya paggamit, may kakaiba, magpakonsulta ka ulit.
at saka hanggat maaari ay umiwas din sa stress. Para sa ilang single, naka-apat na cards ka na na mayroong potential person na gustong seryosohin ka. Pero nakadalawang cards ka na rin na hindi ka ready para sa relationship. Kasi meron pa rin ilang Capricorn na hindi pa healed sa nangyari sa nakaraan. Ang nagiging hadlang ay yung trauma. Sa mga nasa relationship, malayo man yung person mo or malapit, yung relasyon nyo ay mas lalong magiging exciting at saka mas magtatagal. At saka yung relasyon nyo ng person mo, inilalarawan sa roller coaster. Minsan okay, minsan hindi. At ang ilan sa inyo na nasa relationship, alam mo na merong ibang karelasyon yung person mo. Nagbago kasi yung pakikitungo niya sa iyo. Ito naman yung message ng spirit guide mo. Sinasabi rito na yung katatagan mo ang ilan sa maganda mong katangian. At nagagamit mo ito sa mahirap na desisyon or sitwasyon. Maging alerto sa mga sitwasyon na nakikita mo or ipinaparamdam sa iyo. May person kasi na gagamitin yung kahinaan mo, yung pagiging mabuti mo para linlangin ka. At ang last message ng spirit guide mo, merong malaking pagbabago sa buhay mo na ni sa panaginip hindi mo inakala. Yung mga panalangin mo na magkaroon ng healing, mga bagong oportunidad, na maayos yung relasyon mo, magkaroon ka ng sapat na kita, at iba pang kahilingan mo, magkakaroon ito ng kasagutan soon. Kaya napaka-importante ng communication sa relationship para nalalaman mo kung ano yung estado mo sa relasyon niyo. Kung ano yung sinabi niya sa iyo, paniwalaan mo. Kasi hindi naman dapat ikaw yung nagsasuffer, lalo na wala ka namang ginawang masama. Kailangan makapagpahinga ka, makatulog ka ng mahimbing. May mga person kasi na sa sobrang kakaisip, hindi na makatulog. Alamin naman natin ang final card. Ito naman guys, King of Swords ang nagsasabi na kailangan mong pag-isipang mabuti yung mga desisyon na gagawin mo. O kaya yung mga sasabihin. At saka kahit dito sa card na ito, meron pa ring oportunidad na darating at merong person na magtuturo sa'yo kung paano pa mas maging matagumpay. Maraming improvement na mangyayari sa buhay mo, kaya mag-ingat sa mga desisyon na gagawin kasi nakasalalay yung future mo. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Capricorn, Leo, Pisces, Gemini, Virgo, Sagittarius, Taurus, at Cancer. Posibleng hanggang dito sa charms mag-resonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. E, D, S, O, Y, C, L, B, R.